Nagro-ronda mga pulis sa Jones Bridge sa Maynila nang matsyempohan nila ang mga kabataang nagtatakbuhan kagabi. Hinarang ng mga pulis sa mga kabataan at nang i-check ang bag na tatlo sa kanila. Dito na nakuha ang isang plastic bottle na naglalaman ng solvent at plastic na may solvent. Biniripay namin yung mga dala ng mga bata dahil kaduda-duda. Ito yung mga bag. Pag tingin namin, may lamang ito, yung volatile substance. Dito na itinuro ng tatlong kabataan kung kanino nila binili ang solvent. So, tinignan namin kung saan galing. Pinalaop namin sa ilalim ng Jones Bridge. At ito nga tinuturo ng mga bata, si alias Joy. Kung tawagin niya, ito ang reyna ng pagbebenta ng ano na ito. Pinagbabawal na ito. Aminado naman si Sanchez na nagbebenta siya ng solvent at 2 taon nang nakulong noon dahil dito. Pinapadeliver lang po sa akin yan eh. Gaano karami mga bata ang bumibili sa'yo kada araw kung matatansya mo? Mga 10 lang po. Mga 10. Tapos magkano kinikita mo araw-araw? 500 lang po. Magkano niya nabibili? 10 lang po. Minsan 5. Bakit kayo gumagamit ng solvent? Nakakawala po ng gutom. Maharap ang suspect at ang 2 kabataan sa kasong paglabag sa PD1619 o ang illegal na pagbibenta at possession ng volatile substance. Ito turnover naman sa DSWD ang menor de edad na hinuli. Sa Tondo, Maynila naman arestado ang snatcher na ito sa follow-up operation ng mga pulis. Ayon sa menor de edad na biktima, nakasakay siya ng jeep nang hablutin ng suspect ang kanyang cellphone mag-alas 12 ng hating gabi. Pandak na po yung jeep, tapos biglang hinablot pa yung cellphone. Bababa po sana kami. Kaso nga lang, baka mapaaway lang po kami. Kaya umuwi kami sa bahay, tapos nagsumbong po kami. Pag-amin ng suspect, ibinenta niya ang cellphone sa halagang 400 pesos. Pinaagaw ng cellphone. Bakit pinaagaw sa iyo cellphone? Talo rin po siya. Talo saan? Haraklos po. Hindi na nabawi ang ninakaw na cellphone na pinagtrabahuan pa man din daw ng menor de edad na biktima para lang mabili. Desidido ang mga kaanak ng biktima na sampahan ng reklamo ang suspect. Von Aquino, GMA News.